sinasabi ko lang natin. Pagka nandito si Ninang, alam niyo na about finance to. Oh, may question kay Ninang. Gusto ko lang itanong ang sabi ng Quintas. Ganda eh. Oh, galing yan sa Surigao. Saan galing yan? Yun nga kaya kita tinatanong eh. Tapos alam mo, ano to native na native? Gawa siya sa nito. Yung isang vine. Tapos, mura lang. 300 pesos. Talagang pinopromote mo talaga ang Pilipinas. That's why I always ask Ninang yung mga sasuot niya. Kasi alam ko talaga, she supports locally. Kaya lagi siya tinatanong, oh, ano yung suot mo ganyan? Kasi, yun nga, yung mga, saan galing yung mga suot niya, mga kulakadid ang matawag ko. Look at the shoes. Even the shoes is extraordinary. Ang kolok ang money. Ituloy ang modeling para sa ekonomiya. Dapat kasi kinukumbay natin yung Pilipino at saka yung sa ibang bansa. Yeah, kasi makikita mo, mag-stand out yung Pilipino eh. Kasi correct. Ito, local. In fairness, ang ganda nga nila. Diba? And for 300 pesos, maganda pesos. Talaga. Oh, ito na. Sige, going back. And ito na nga, mas serious note tayo. Siyempre, pag nandito si Nina, pinag-uusapan natin about mga finances and other money talks, ika nga. And this time, ang pag-uusapan naman natin ay ang tamang pagpili para ikaw ay umasenso. Dapat ba ay sa pribado o sa pampublikong mga kumpanya? Ano ba dapat, Nina? What do you suggest? Anong gusto mo? Maging milyonaryo o maging bilyonaryo? Bilyonaryo? Is that even a question? Siyempre, bilyonaryo. Ito muna, ibilyonaryo muna. Huwag kang magtrabaho kung bilyonaryo maging gusto mo. Gusto mo maging. Bakit? Eh, pag magtatrabaho ka, magiging milyonaryo ka lang. Pag magninegosyo ka, magiging bilyonaryo ka. Yes! So you will never be a billionaire kung employee ka lang. Parang ganon. Kung gusto mo talaga maging billionaire, dapat businessman. Na kung gusto ko, kumari, sige, gusto kong maging employee lang. Kasi syempre, dapat kapag businessman ka, ang daming may idea ka dyan. Mm-hmm. Tapos marami pa siyang pag-aaral. Yes, may puhunan ka. Paano? What if you want to start muna na as an employee? Saan ba ako dapat pumasok, Nina? Sa government, sa public, o sa private institutions? Bago ko sagutin yan, tatanungin ko muna kayo. Kasi meron tayong mga mindset eh. Ano sa tingin mo? Saan ka mas yayaman? Sa gobyerno o sa pribado? Yung bigla na. Private. Ikaw. Sa gobyerno. May sa gobyerno. Sa gobyerno ako. Ninang. Private, Ninang. Ninang, may under the table, wala. Sobra naman. Chikong. Joke lang. Ano, ikaw sa isip mo, saan ka asenso? Gobyerno o sa pribado? Eh, magsisenado eh. Pribado. Pribado, okay. Basta may giant limb na polis. Yun ang mindset ng lahat, di ba? Na pagka tayo ay nasa pribado, mas uunlad tayo. Pag sa gobyerno, hindi. Mali. Hindi sa lahat ng pagkakataon uunlad tayo kung nasa pribado tayo. Depende yan kung ano ang ginagawa natin sa pribado at kung nasa gobyerno tayo. Okay, so for example, titingnan natin ngayon yung una yung compensation, no? So sa gobyerno ang titingnan natin yung salary standardization law noong 1989 RA 6758. Ang nando doon ay meron silang mga salary grade from 1 to 33. Ang presidente natin, titingnan natin ang sweldo nung panahon na namin kung nung unang labas noon, parang ano lang, 25,000. Hindi ko alam kung magkano na ngayon, parang 33,000. Mm-hmm. Pag sa pribado, makikita mo, under yan ng Department of Labor, wala silang yung minimum wage. Pero yan, sa ordinaryong empleyado. Doon sa mga supervisory, managerial, mga officers ng company, walang limit. You can go as high as 1 million, 3 million a month. Malaki. So kung titingnan mo talaga, tama yung notion nung mga nakararami na mas uunlad ka sa pribado. Mm-hmm. Pero itong sasabihin ko, ano ba yung posisyon na tinitingnan mo? Mm-hmm. Ano ba yung trabaho na gusto mo? For example,
pag mga doktor at saka abogado, syempre, pag nag-private practice ka, malaki ang kita mo, di ba, Dr. Joseph? Yeah. Sabi ganun ni Dr. Sara yan eh. Pag pumasok ka sa government, meron kang fixed na salary rate. Saka may level yun. May level yun, oo. So parang kung titingnan mo, maliit, di ba? Yeah. Pero kung, for example, ay isa kang normal na empleyado, for example, teachers, saan mas malaki ang sweldo? Sa gobyerno o sa pribado? Ngayon, mas malaki na ang sweldo ng teachers public. Sa public schools. Nagsisimula sila. Ganun, yeah. Nagsisimula sila sa ano eh, 18,000 a month basic plus allowances. So ngayon, ang sweldo na nila nasa 21,000-22,000. Hindi na kailangan magtinda ng tusino. Oo, simula. Oo, salary grade 11. Pasok mo, entry level mo, ganun kaagad. Tapos ang kagandahan pa sa gobyerno, yung standardization law natin, ang sweldo ng nandito sa syudad, sa Metro Manila, hanggang probinsya, pare-pareho yan. Imagine mo, if you are earning like 22,000, nandun ka sa Mindanao, na ang minimum wage doon ay nasa 300 pesos lang. Malaking ipon. Oo, sa Metro Manila, ang minimum wage natin, 481, 400 plus. So, ang mangyayari, kung ordinaryong empleyado ka na tumatanggap ng minimum wage, mas maganda pa mag-gobyerno ka na lang. Kasi like, yung isang regular sweldo, for example, aid ka, no? O Metro Manila aid, kumikita yan ng mga walang allowances, mga 10,000-11,000. Eh, ang minimum wage natin nasa 10,000 lang. Sila. So, mas comparable na yung sweldo ng gobyerno. So, kung ang titingnan natin ay yung general, no, yung kabuuan ng populasyon, yung mas nakararaming Pilipino, actually, mas favorable na magtrabaho ka sa gobyerno. Okay, so yun ha, dun sa sektor na yun, kung ordinaryong empleyado ka. Now, ang sasabihin ko, kung sa mga bata na nagsisimula pa lamang, maganda rin na magsimula tayo sa government. Bakit po, Nino? Eh kasi, for example, ako yung anak ko, no? Nag-graduate siya ng UP. Cum laude. Nagtrabaho siya sa presidential management staff. So, bata ka pa lamang, na-expose ka na dun sa mga decision-making. Yung depende kung sino yung magiging boss mo. So, syempre, kasama siya sa mga cabinet meetings. Nakikita niya paano mag-isip yung mga high officials. So, pagka ganun, magandang training yun. Ayun. So, at hindi rin naman masama yung sweldo. Kasi, normally, ang entry level, pag magsisimula ka ngayon, kag-graduate mo pa lang, minimum wage, no? So, mga 10,000. Kung magaling-galing ka, call center, 15,000. Pero, kung binigyan ka pa ng premium, for example, nag-SGV ka or nag-iba kang company, mga 20, 25. But my son is getting like sa government, 30,000. Kasi parang EA lang niya. So, ibig sabihin, depende po eh. Yung mga bata, kasi kaya ako ito din ginagawa para mahikayat natin yung mga bata na magagaling. Kung magaling ka, magtrabaho tayo sa gobyerno. Umpisa silang nahuhubog sa government service. Oo. Pero ako, ang ano ko lang, tanong ko lang, no, Ninang, no, like, you want yung mga bata, kabataan na magtrabaho sa gobyerno, yun yung pag-hire ng government is the same standard as yung mga private, mas mahirap o mas madali sa government agencies. Or yung vacancy perhaps, di ba? Yes. Minsan walang bakante. Actually, oo. Parang I know someone na parang nagtrabaho siya for a while sa BSP, Banko Sentral ng Pilipinas. And sabi niya, parang isa dun sa mga napansin niya, yung iba tumatanda na, pero the same position. Although tumataas yung sweldo, yes, pero yung position niya, it's the same dahil walang vacancy. So, in terms walang of growth. Yun nga, in terms of growth, do you suggest mas mabilis ba sa private kaysa sa public? Yung growth natin as a person, depende lagi sa atin. Kahit nasaan tayo, gobyerno o pribado, kung paano tayo aangat, paano natin ipa-plot yung karir natin, nasa sa atin. Kasi laging merong opportunity, laging merong handang posisyon sa mga taong magagaling. Na-inspire naman ako doon. Oo, totoo yan. Kasi alam mo, kailangan kasi, yung mga iba, marami kasi, nagiging complacent na. Pag nakakuha na ng isang pwesto na ganito, kontento na sila sa ganon. At hindi rin naman natin sila masisisi kasi ganon lang talaga yung gusto nila. Okay? May mga tao kasi na ang gusto lang talaga yung magtrabaho ng normal eh, hindi mag-lead. Iba kasi yung mga leaders, no?
yung mga leaders naman, ang iba rin ang pinupunteriya. Now, ang sasabihin ko dyan talaga, ang kailangan talaga kung ano yung gusto mo, kung ano yung tingin mo na akma dun sa pagkatao mo, kung gusto mo you're a born leader, then you lead. If you're a born employee na talagang yung sumusunod, yung gusto mo lang sumusunod, gusto mo simpleng buhay lang, then yun ang pasukin mo. For example, teacher ka, di ba? Yung may mga teacher magagaling eh. Opo. Pero they remain as teacher. Hindi sila nagiging principal. Hindi sila nagiging... Mas na-enjoy na yan. Oo. Kasi mas gusto nila magturo per se. Kesa magigang... Kasi pag principal ka na, admin ka na eh. Parang manager ka na or pag superintendent ka. At hindi naman madami ang posisyon na gano'n. Dahil lagi, meron tayong tinatawag na piramide sa labor, di ba? Yes. So, yung pinakamataas, laging kukonti yan. Isa lang ang presidente ng Pilipinas. Marami yung ano. So, titingnan mo sa buhay mo, ano ba yung gusto mong maging? Ano ba yung pinapahalagan mo? Gusto mo ba pera? Kung gusto mong yumaman ng yaman na yaman, magnegosyo ka, di ba? Magtrabaho ka, pero... On the side, magnegosyo ka. Kung gusto mo naman yung talagang magturo lang, service, maging teacher, and then, yun ang tahakin mong landas. At sa pagiging teacher, pwede ka rin namang matuto. Like sa government din kasi, marami din tayong opportunities for scholarship abroad. So, for example, nandun ka, magaling ka. Hindi alam ng marami, ang dami-daming scholarship na pwede sa mga government employees. Ayun. So I guess ang gist nito, Nina, basta kung gusto mong umasenso, kailangan mo magsumikap, kailangan mo pagtrabahuhan ng gusto, and mahalin mo yung trabaho mo regardless kung ito man ay sa public or sa private institution. Oo. At ang sasabihin ko dyan, ang pinakamaganda sa gobyerno, may security of tenure. Yun. Yes. Hindi ka pwedeng alisin ng basta-basta. So kung sigurista ka talaga at gusto mo lagi may trabaho, sa gobyerno ka. Sa ibang bansa, very proud sila pag sa gobyerno nagtatrabaho. Dito sa atin, nagkaroon kasi ng tainted eh. Pag gobyerno ka, pag yumaman ka, corrupt ka. Pero hindi naman, para mabago yon, kailangan natin ng mas magagaling, mas mga bata, mas mahuhusay na sana ay mag-try din sa gobyerno. Kasi ako mismo... Inang, pwede kang yumaman sa government nang hindi ka corrupt. Pwede. Pwede kang yumaman. Basta huwag ka lang magnakaw. Ayun, tama. Mag-gobyerno. Ganda ng word. Oh, kasi like ako, nag-work ako sa government, sa Senate. Noong bata ako, sa opening ng 1987, nandun ako sa office ni Senator Shahani. Pero nakita ko kasi, tinignan ko kanin gusto ko. Okay, after a year, nag-resign ako. Kasi sabi ko sa sarili ko, hindi ito yung mundo ko. Yun. So, gusto ko muna mag-earn. Kailangan malinaw yung clear vision yung vision mo eh. Sabi ko, gusto kong matuto, pero ang dami kong natutunan sa Senado. Kasi yung mga policy, sasabihin ko rin pati, ang gobyerno natin, ang may pinakamagagandang pulisiya. Ang ganda ng kanilang mga manuals of operation, guidelines, implementing guidelines, believe ako. Ang problema lang, implementation. Ayun. Yes. So, marami ka talagang matututunan sa gobyerno. Huwag ka lang maging corrupt, huwag ka magnakaw. At kahit nasaan tayo, pwede tayong umasenso. Oh, speaking of matuto kami rin, Ninang, noon, dami namin natutunan sa inyo this morning. And yun nga, basta importante lang, mahalin mo at magsumikap ka para umasenso ka. Maraming salamat, Nina!